Good morning everyone. Welcome po sa ating daily devotion hatid sa atin ng NE Metro Manila Hills Satellite Church. Ayan, bago tayo po magsimula ay tayo ay manalangin na. Yes, so God, thank you for this morning na binigay niyo po sa amin. Salamat sa buong pagdamag na iningatan niyo po kami, O God. And Lord, this morning, illuminate to us your word na ang iyong mga salita ay mauunawaan namin, Panginoon, at maitatago sa aming mga puso, Lord God, makikita sa aming mga buhay. Thank you, Lord. We still this prayer with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, ang aking text or foundation verse ay kinuha ko po or makikita sa Isaiah 50, verse 4 to 9. Sabi dito, "The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed." Verse 5, "The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. I have not turned away. I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting, because the sovereign Lord helps me. I will not be disgraced, therefore I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame." Verse 8, He who vindicates me is near. Who then will bring charges against me? Let us face each other. Who is my accuser? Let him confront me. It is the sovereign Lord who helps me. Who will condemn me? They will all wear out like a garment. The moths like eat them up. Ang aking title, The Servant. No po, The Servant. No, kaya, nung panahong ito, sila ay nasa captivity ang mga Israelites. Kaya nga, kung babalikan natin ang ating foundation verse, sabi dun, "The sovereign Lord has given me well-instructed tongue to know the word that sustains the weary." Dahil nga, nandun sila sa captivity. So, yung mga tao ay talagang weary, nasa matinding kapaguran, no po, pwedeng spiritual, pwedeng physical, no po. Sino nga ba itong mga weary na ito? Ito yung mga Israelites na nagdadaan sa sufferings dahil sa captivity. Or dahil sa kanilang mismo naman ding nagawang kasalanan, no po. Dahil sa pagsuway nila sa Diyos, kung bakit sila nasa captivity ng panahon ito. Minsan kasi yung sufferings ay dalawa. Maaring dulot yan ng nagawa nating kasalanan or sa past or dahil naman talaga sa pagsunod mo sa Lord, no? But still makikita pa rin dito sa kabila na sila ay nasa captivity, ang Diyos pa rin ang tumulong at sumaklolo sa kanila at nagbigay ng kalakasan sa kanila. No po, ganun naman, 'di ba? Ganun naman po talaga tayo, kahit tayong mga tao, no? Dahil sa kasalanan tayo ay na-captive spiritually, no? Nahiwalay sa Panginoon. But still, Jesus Christ is the one who saved us, no? Kung makikita nga dito, is may ni Jesus Christ, eh. No po? Nandito pa rin yung sabi dito, verse 5, "The sovereign verse 6, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my ear." No, may makikita kang ganit, similarity sa pangyayari na si Christ ay nagdaan sa ganitong pagsubok, sa sufferings, nagdaan siya sa sufferings, no po. And dahil nga sa pagliligtas sa atin, no, dahil nga sa sobra niyang pagmamahal sa atin, ay nagdaan siya sa ganitong sufferings na may sabi dito, the sovereign Lord has opened my ears, I have not been rebellious, no, sumunod pa rin siya sa Panginoong Diyos, no po, sa kabila na alam niya yung kanyang pagdadaanan, no po, may similarities kay Christ, no. At sabi nga dito, at ginamit nga, no, sa panahon ng captivity, balik ako dito, ginamit nga na instrumento ni Prophet Isaiah to give hope sa mga Israelites na nanghihina pa. Diba? Katulad sa atin, mga panahon na nanghihina tayo, si Kristo ang sumaklolo sa atin, si Kristo ang tumulong sa atin. So,
So bilang disipulo at servant ng Panginoong Diyos, naliligtas ng Panginoong Jesucristo, anong puso ba meron dapat tayo? Number one, the heart of the servant is for God's word and God's weary people. Napo. Ito yung ating purpose kung bakit tayo nakakilala sa Diyos upang maging instrumento niya na magbigay ng pag-asa doon din sa mga taong nawalan ng pag-asa. Diba sabi ko nga kanina, no, unang-una tayo rin naman ang nakaranas, no, naranasan din naman natin ang saklolohin ng Panginoong Jesucristo, ang bigyan ng pag-asa sa kabila na tayo nawawala na ng pag-asa, si Kristo ang tumulong sa atin. This time naman ay tayo rin as a servant of Christ, servant of God, ay maging katuwang niya, maging instrumento niya upang magbahagi ng salita ng Diyos, magbigay ng pag-asa doon sa mga taong nahihina na. No, maging handa yung tenga natin na marinig ang kanyang salita. No po? At yung mga bibig natin maging handa rin upang ibahagi. No, pangalawa, the heart of a servant is God-fearing in the face of suffering. No po? Ang isang servant o disciples ni Christ ay nananatili yung lumalakad ng may takot sa Diyos sa kabila ng may pinagdadaanan rin na sufferings. Hindi niya hahayaang makompromise ang faith na meron siya. But the heart of the servant is God-fearing. May takot pa rin sa Diyos yan. No po? Kahit na may sufferings, hindi niya ihahayaang makompromise yung faith na meron siya. Hindi niya hahayaan na mabaliwala yung kaligtasan. No po, na kanyang natanggap. No po, pangatlo, last, the heart of the servant is resolute in God in the face of trials. Now the servant speaks of a certainty of God's help in the midst of suffering and shame. The tone was a lot more submissive and gentle. No, mababasa natin yun in verse 7, no? Sabi dito, because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, Have I set my face like flint, and I know I will not be put to shame. Nandun yung boldness niya, nandun yung submissive niya, na alam niya hindi siya papabayaan ng Panginoon. Yung gentleness niya, sabi dito, the tone was a lot more submissive and gentle, and he speaks with patience and endurance. No? May sufferings, but still, ang isang servant ng Lord ay hindi humihinto sa kanyang communion and communication sa Panginoon. Nandun pa rin yung boldness niya. Makikita mo pa rin sa kanya yung relationship niya kay Lord ay continuous pa rin kahit na merong mga sufferings yung pinagdadaan. Ano po? Amen. Si Christ mismo nagdaan din sa suffering, sabi ko nga kanina. But still, makikita pa rin sa kanya ang mga ganitong katangian, servant heart. And sino tayo as a, no po, tayo nakatanggap ng kaligtasan, sino po tayo para hindi makita or hindi i-apply itong mga nagawang ito ng Panginoong Jesus. Amen. So, no, the heart of the servant is for God's word and God's weary people. Pangalawa, the heart of servant is God-fearing in the face of suffering. Pangatlo, the heart of the servant is resolute in God in the face of the trial. So, this morning, alam ko lang usap ang Panginoon sa mga servant ni God na nandiyan. And kung hindi man, alam ko ng salitang ito ay pinapalakas ka, binigyan ka ng pag-asa. Amen. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Yes, O God. Lord, patuloy kaming lalakad na may katapatan sa iyo bilang iyong mga servant. Lord, kami magiging matapang, magpapahayag ng iyong salita, Panginoon, na magbibigay ng pag-asa sa mas maraming pang tao. Use as gamitin niyo kami bilang isang instrumento para, Lord, mas marami pang tao magkaroon ng pag-asa sa panahon ng pandemic, sa panahon ng sufferings, ay lumapit sila sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po siyang kumilos sa mga taong nakikinig sa umagang ito, Panginoon. And Lord, as your servant, give us a right na tamang puso, maayos na puso, na makita, na ikaw yung makikita sa aming mga buhay. Thank you, Lord. We seal this prayer with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat nakinig sa umagang ito. So, magkita-kita po tayo sa darating na sa darating
na linggo, 2 p.m. Ano po, 2 p.m. sa ating online live streaming ng LE Metro Manila Hills Satellite Church. So, we continue to encourage you na patuloy nyo pong i-share yung link natin ng ating online church service upang mas marami pang maabot ang salita ng Diyos. At kung kayo naman ay pinagpapala, patuloy na pinagpapala sa pakikinig ng aming mga live streaming, na aming daily devotion, we encourage you na kung kayo po ay hinihipon ng Panginoon na suportahan ang gawain ito, please na po, mag-chat lamang po kayo kung naisip po magbigay ng inyong ng tithes, ng inyong ikapo or ng inyong offering sa aming sa FB page na to or sa online live streaming na to. So, mag-chat lamang po kayo sa aming FB page. Maraming salamat po. Thank you and God bless.